May isang batang babaeng mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Madalas ay nag-iisa siya. Lagi siyang nasa isang sulok. Kapag nakaupo na'y tila ipinagkit. Lagi siyang nakayuko. Mailap ang mga mata, sasagot lamang kapag tinatawag ng guro. Halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang nalaman na kaiba ang kanyang kalagayan kung ihahambing sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Wow! Ang ganda naman ng suot mo ngayon, Marga! Bagay na bagay sa iyo! Oo nga! Mukhang mamahalin! Siyempre naman! Galing pa ito sa ibang bansa, ano? Hindi naman ako katulad ni Ana na nagsusuot ng sira-sira at mumurahing damit. Mayayaman sila. Magaganda at iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Madalas ay tinutukso siya dahil sa kanyang damit. Ang kanyang damit, kahit malinis ay halatang luma na. Palibhasa ay kupas na at punong-puno pa ng sulsi. Kapag oras ng kainan at labasan ng kani-kaniyang pagkain, halos ayaw niyang ipakita ang kanyang baon. Itatago niya sa kanyang kandungan ang pagkain. Pipiraso ng kaunti, tuloy subo sa bibig. Mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase kung ano ang dalang pagkain. Buti pa sila, masarap at marami ang baon. Samantalang ako, ito, kapirasong tinapay, wala pang palaman. Sa sulok ng kanyang matay, masusulyapan niya ang mga pagkaing dala ng kanyang mga kaklase, gaya ng mansanas, sandwiches, mga imported at mamahaling tsokolate. Uy! Si Ana, oh! Yun na naman yung suot niyang damit! Kawawang bata, hindi siya kayang bilihan ng kanyang mga magulang ng bago at mga imported na damit. Oo nga. Alam mo ba, kanina, nakita ko ang baon niya, isang pirasong tinapay na walang palaman. Kaya, lumayo siya sa kanila. Siya ay naging walang kibo at mapag-isa. Ang nangyayaring ito ay batid ng kanyang ina. Pag-uwi sa bahay, madalas siyang umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya'y nagsusumbong sa ina. Mapapakagatlabi ang kanyang ina. Matagal itong hindi makakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok at may pagmamahal na sasabihin sa kanya, "Hayaan mo sila, anak. Huwag mo silang pansinin. Hayaan mo, kapag nakakuha ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Mabibili na rin kita ng maraming damit." At lumipas pa ang maraming araw, ngunit ang ama ay hindi pa rin nakakuha ng trabaho, kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ang bata naman ay unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalagay ng kanyang mga kaklase na siya ay kanilang talo-talunan, kaya lalong sumidhi ang kanilang pang-aasar. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap, pilit na ipinasok nila sa kanyang isip. Hanggang ng isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila ay bigla na lamang natutong sumagot ang mahirap na batang babae na laging luma, kupas at puno ng sulsi ang damit. Ang batang babae na laging baon ay tinapay na walang palaman, isa naman iyong pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase kung hindi ang tuksohin siya. Alam nyo, ako'y may sandang damit sa bahay, sabi niya sa malakas at nagmamalaking tinig. Nagkatinginan ang kanyang mga kaklase,
hindi sila makapaniwala. Kung totoo iyan, bakit laging luma na lang ang sinusuot mo? Dahil iniingatan ko ang sandaang damit. Ayokong maluma agad, no? Sinungaling ka! Ipakita mo muna sa amin para maniwala kami. Hindi ko maaaring dalhin dito. Baka makagalitan ako ni Nanay. Kung gusto nyo, ikikwento ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may ribbon o wala. At nagsimula na nga siya sa kanyang pagkukwento. Mula noon ay naging kaibigan na niya ang mga kaklase. Ngayon, siya na ang laging nagsasalita at sila ang nakikinig. Lahat sila ay natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagiging mahiyain, naging masayahin siya. Bagaman, patuloy pa rin ang kanyang pamamayat kahit na ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich. Magandang umaga mga bata. Marga? Andito po. Ana? Ana? Andito ba si Ana? Ilang araw na po siyang liban sa klase. Isang araw, hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw at ng sumunod pang araw. Pagkaraan ng isang linggong hindi pagpasok ay nag-alala ang kanyang mga kaklase at guro. Kaya naman, isang araw ay nagpa siya silang dalawin ang batang matagal ng absent sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Lumabas ang isang babaeng payat. Iyon ang ina ng batang mahirap. Sila ay pinatuloy at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa marangyang kasangkapan. Sa isang sulok ay isang lumang papag at doon nakaratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunan ng pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakadikit sa dingding sa may tabi ng papag. Lumapit sila sa sulok at nakita nila ang mga papel na nakadikit sa dingding ay yaong mga drawing ng batang isa sa sandaang papel. Magaganda! Makukulay! Naroong lahat ang kanyang naikwento. Totoo at naroroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pamparty. Naroroon din ang drawing ng kanyang damit na pantulog, ang kanyang pangsimba, ang mga sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailan may hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya'y nakatago at iniingatan sa bahay. Sandaang damit na pawang drawing lamang.